Eh para sa bulador pala yan. Palit, yan ang pagpak ng Pog, ganda. Oh. Blue Marlin yan. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nakakita nga tayo ng malasugi at pagkatapos nito ay umuwi tayo para magluto. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nakakita nga pala tayo ng isang napakalaking malasugi. Hindi lang sampu yan. Alsa naman yan ang buntot. Hindi manakuan yan. Hindi manatim yan ang kuwan ha. Naputol yan din eh. Tanggal yan. Tanggal yan rin. Tanggal ang mga laman. Tanggal ang kuwan. Tanggal yan. Para malamahal. Kapatakot po ito. Masibig yan. Ay, kaya sa nyo nitintira. Kunin ang ulo at buntot. Lahat paliktot. Kanya na. Kanya sa naguli. Sa part niyang ito ay narinig natin ang kanilang plano para sa malaking malasugi na nahuli nila. Sobrang napahanga tayo dito mga idol sapagkat ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganitong isda. At dito nga sa amin ay napakadalang makahuli ng ganito. Matapos nga ito ay binuhat natin ang malasugi para makapagpapicture. May mga ilang buwan na nga pala tayong hindi nakakapag-fishing adventure sapagkat napaka-busy naman natin sa trabaho. Hindi yan ba mga karnihin ng Ayun lang sa iyo yung laman loob niyan. Kalap. Eh may mata na si Rudy. Nasa bundi. Mga ilang oras mo bago mapasampaya. Ay, kuwan pala yan, yung pataw-pataw. Yung panggulya sa akin. Ayan, ausin mo. Nakakargay dyan sa bumbong. Hoy! Hoy! Eh, para sa bulador pala yan. Yan ang pakpak ng Pog, ganda. Oh. Blue Marlin yan. Ano yan? Una na laman doob, sarap yan. Ay! Baka lumipad o. Baka makabuka yung pakpak. Pero nalipad ba gayan? Natalo nito. Kaya na ganun. Blue Marlin at tingin naman ang... Yan. Picture na. Ross. Si Boy, yun? Yan nasa gilid. Yan nasa gilid na. Malasugi. Blue Marlin. Ano man din tarpulin? Langege. Kalaki ay. Daw aswang baga. Soli ka po kapit sa halaplap. Sa part niyang ito mga idol ay nag-start na silang hatiin ng isda para maibenta sa bayan. Inalis nga lang nila ang ulo nito at laman loob para gawing pang-ulam. At bumahagi nga tayo dito ng 1 kilo subalit hindi tayo napagbigyan. Wala daw kasi silang kiluhan kaya naman inirekta nila ito ng benta sa bayan. At dahil nga wala kaming pang-ulam ay niyaya ako ni Binis na magluto kami ng itlog. Bago nga daw siya magluto ay kakantahan muna niya ako ng isang napakagandang kanta. The sound of life we need that we couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I always remember us this way. Always strung around. Don't know why I'm crying, but I'm with you.
Nang matapos nga siyang kumanta, ay nag-start na kami sa aming pagluluto. Dahil na lumalaki na siya, ay kailangan niyang matutong magluto sapagkat kakailanganin niya ito pagdating ng araw. Kailangan nga daw niyang matutong magluto sapagkat paglaki niya ay gusto niyang maging isang sa chef. Sa part niyang ito mga idol, ay biniyak na niya ang itlog para mailagay sa kawali. Sobrang daming attempt nga niya bago niya ito mabiyak. Kahit na natagalan, ay talaga namang nagpursige siya para lang mabiyak ang itlog. Matapos nga ito, ay pinalagyan natin ng asin ang kanya ang niluluto. At after ngang maluto ang itlog, ay hinango niya na ito. Oh, ligit pa. Kadikit. Anong klase ng luto, Ire? May bubbles pa. Lakasin ang pukpuk. Yan. May baba mo pagka ano. Hindi yung kamay ko ang ano. Hindi ba yung masusunog? Hindi yung masusunog. Masasusunog kang kamay mo dyan. Ay, paa mo dyan. At dahil nga sa sobrang taas ng pagkakabiyak niya sa itlog, ay nagtalsikan ng mantika. Pero kahit ganun ang nangyari, ay tuwang-tuwa naman siya sapagkat marunong na daw siyang magluto. After nga nito, ay kumuha siya ng konting itlog at kinain naming dalawa. At matapos nga ito, ay nagluto pa tayo ng corned beef at dilis para pandagdag sa ating pritong itlog. Nang maluto na nga ang lahat ng ito, ay masaya kaming kumain ng aking pamilya. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panunood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!